na sila ang nag-iisang masugid na tagahanga ni Nicole Yala. Chris Chuper! Kasama ang nag-iisang diehard fan ni Chris Chuper. Nicole Yala! Mula sa mahiwagang Burnay. Mahiwagang Burnay. Mahiwagang Burnay. Ang kwento. Itago nyo na lang ako sa pangalang Vin, tambalanista since 2007. College pa ako noon, naka-headset ako habang nakasakay sa FX at tumatawang mag-isa. May isang beses nag-open kayo ng ice cream stand malapit sa school. Pumunta talaga ako. I've always been a tambalanista kaya masaya ako na napapakinggan ko na kayo sa podcast. Sumulat ako para humingi ng payo. Grade 5 pa lang ako, alam ko na kung ano ang gusto ko maging paglaki. Pangarap kong maging inhinyero. Average student lang ako pero natupad ko naman ang dream ko. Kahit wala naman akong awards o anumang exemplary achievement in school, binawi ko na lang sa pagiging achiever ko sa trabaho. Kaya naman kung saan sa ang bansa na ako na-deploy. I have worked in Dubai and Singapore. 2 years ago, I got married. Last year, nag-migrate kami dito sa US. Nang magkaanak kami this year, I had to quit my job para mag-alaga ng bata. Hindi kasi uso ang yaya dito at ayaw naman naming iwan sa daycare ang anak namin. Hindi naman pwedeng mag-resign sa trabaho ang asawa ko dahil 3 years ang contract niya. Magmumulta kami kapag umalis siya in less than 3 years. Maliban naman din doon, mas malaki ang sahod niya sa akin bilang nurse. Tambalan, masaya naman akong alagaan ang anak ko maghapon. Pero nalulungkot ako dahil I feel I can do so much more. Mahal na mahal ko yung profesyon na pinaghirapan kong tapusin, pero hindi ko siya napapractice. Para tuloy, may kulang sa buhay ko. Ano po kaya ang dapat kong gawin? Salamat sa inyong payo! Ang inyong tambalanista, Vin. Ay. Hi, Vin. Daddy Vin. Daddy Engineer Vin. Engineer ba o engineer? Long E ba o short E? Engine. Engine. So engineer. Okay. Enhinyero. Enhinyero na lang. Enhinyero na lang. Ayan. So, si Daddy Vin. Ayan. Ako naniniwala ako talaga na, at hindi lang naman ako, maraming naniniwala, di ba? Na walang forever. So, kung ano man yung setup ninyo ngayon, it will not be forever. Sabi mo nga, di ba? Kapag ka, hindi mo kayang iwan yung anak mo sa daycare. Tsaka alam ko sa US, mahal ang daycare. At sa US, bawal din iwan talaga ang anak. At tsaka hindi mo talaga iwan yung anak mo. Mm-hmm. Diba? So bawal yun. So talagang walang choice. Kasi may choice actually. May choice na mag-daycare. Kaya lang mahal. Diba? So kapag ka ganun, dodoble, titriple ang kayod. Ganun. Yung asawa mo, sabi mo, mas mataas naman yung sweldo sa'yo as a nurse. Kaya lang magmumulta kapag ka less than 3 years. Kumbaga, pag-resignin, di ba? So, ibig sabihin, ang choice that you have to make is to save muna yung sa misis mo. Di ba?
Kasi ngayon, yan yung, sa tingin ko, yung ginagawa ninyo ha, yan yung tama. Yan yung dapat na mangyari sa ngayon na ideal for your setup for mm-hmm. now. Yes. Diba? Kaya paulit-ulit po yung sa ngayon, for now, yan yung setup ninyo, yan yung sitwasyon ninyo. So, i-embrace mo muna siya. Pero, syempre, para sa isang tao nga, parang katulad lang to partner na mga malalakas pa na mga tao. Parang feeling ko tayo, partner, kapag halimbawa, mag-retire tayo at kunyari 60 or 65, malakas pa rin tayo kasi sanay tayo sa aligagang buhay eh, di ba? Mag-isumba pa nga ako. Oo naman, partner. Oh. Ako pa magpapaikot sa DI. Sarap. Paikutin ko siya sa palad ko hanggang mapautang niya ako. Iba palang ikot. Oo, diba? Ibang usapan na pala. Diba? Pero totoo, diba? Madaming 60, 65 na nag-force to retire kasi wala namang ibang choice kasi may retirement age na tinatawag. Pero napakalakas pa nila. Diba? Lalong-lalo na kung sanay sila sa buhay na araw-araw nagtatrabaho, araw-araw aligaga, araw-araw kumikilos. So kaya ba't ko nabanggit yun? Kasi feeling ko, Daddy Vin, yun yung sitwasyon mo ngayon. Diba? Na tingnan mo, nakapunta ka pa sa Singapore, sa Dubai, sa iba't ibang bansa to practice your profession. Tapos biglang sanay ka sa ganun life. Yung toxic, diba? Yung toxic sa trabaho, busy sa trabaho, ang daming inaasikaso, sanay ka sa ganun. Tapos isang araw, biglang boom, wala ka masyadong ginagawa. Ganun talaga, boom. May sound may effect. Sound effect. Ganun. Boom, ganyan. Boom, boom talaga boom, yun. Boom, boom, eh. Ganyan. Boom, boom, pow. Kahit anong kasi, boom. Diba? Isang araw, boom. Wali kang gagawin, mag-aalaga ka nila ng bata. Kaya parang feeling mo, hindi ito yung world na ano ko eh na gusto ko. Ang tagal kong pinaghirapan yung trabaho ko, yung profession ko, hindi ko siya ma-practice. Hindi ito yung gusto kong mundo, ganyan, 'di ba? Pero ang pagiging isang daddy ay may sarili din siyang mundo. Correct. Diba? Correct. And ako, I feel like sa sitwasyon nyo ngayon, yan ay yung best na ano na set up. Pero pwede namang ano eh, pwede namang sabihin mo sa misis mo, hindi, ano, ikakayod ko mag-i-daycare natin siya. Pwede din naman. Oo. Kung gusto mo talagang i-push yung may option din naman talagang ganun. Pero kung talagang mahirap, masyado pang maliit yung bata, yung set, hindi ko alam ang setup sa US, hindi nga ako makapag-English eh, di ba? Setup pa dyan, di ba? So, hindi ko alam kung anong eksaktong setup eh. Pero pwedeng gawa ng paraan kung gusto mo talaga i-push yan. Pero para sa akin na for now, given the setup that you have na hindi uso ang yaya, mas mataas ang sweldo ni Mrs., ganyan, i-embrace mo muna yung setup na yan. In fact, napakarami pong house bands. And they like what you're doing. Ako, yes, ang iniisip ko dyan, partner, eventually naman, sa totoo lang, papunta din naman talaga tayo dun eh, na magsistay lang tayo sa loob ng bahay, magbabantay ng mga bata, magbabantay ng apo, kung may apo na tayo, na una-una ka lang, pinapractice-practice mo lang. Maaring normal na nararamdaman mo yan, na kung sino man, kasi nga, pangarap mo maging ano eh, maging engineero. Diba? At may practice talaga yon. Pero ito na lang yung tingnan mo sa ngayon. Yung trabaho, feeling ko lang ha, babalik, kaya mo siyang balikan eh. Pati si Porter, sinabi niya talaga yung word na sa ngayon. Kasi face sa lang ngayon, kasi siya na pagdadaanan mo. Correct. Yung ginagawa mo ngayon, yung setup, that's the doable setup. Diba? As of mo ngayon. Mm-hmm. Maraming mga magulang na gustong-gusto naman nilang alagaan yung mga anak nila, pero hindi nila maalagaan kasi kulang yung time nila. Correct. Kailangan nila mag-work. Kumukuha sila ng yaya para, di ba, to replace their roles. Mm-hmm. Ikaw, hands-on kang daddy. Sumirep, di ba? Yung kalilinis mo pa lang, yes, di ba? Biglang uulit na naman. At yun yung masasayang experience ng mga... Bilang experience namin, and experience din ng maraming mga magulang, that they grow up so fast. Correct. Na parang umubo ka lang, parang nahipan siya, ang laki na niya. Parang ganun lang yung feeling, yung parang neto lang ha, pero bakit biglang, sabi ko nga sa'yo partner eh, yung dating pajama ng bunso ko, tokong na. Diba? Eh dati ang haba-haba, yung pinupon ko pa. Trunks na nga siya, swimming trunks.
'Di ba? Yung mga dating ang luwag-luwag na mga damit, nakita mo punong pinupuno na nila kasi ang bilis lang nilang lumaki, ang bilis lang nila, ang bilis nilang mag-grow, 'di ba? Sabi nga, the days are long. But the years are short. Yes. Totoo yun. Ang haba-haba ng araw, parang kailan ba matatapos, napapagod ako, diba? So, embrace this opportunity. Yes. Embrace this situation for now. Namnamin mo yan. Sobrang actually, yung nararamdaman mong pagkukulang, namimiss mo lang yung trabaho. Pero sa ngayon, i-focus mo lang yung attention mo sa anak mo. Correct. And sasabihin mo, my world is complete. Tama. Diba? At saka ito, uulitin ko lang sa'yo, ha? Eventually, lahat tayo papunta din dun eh. Maski yung mga kakilala kong mga kaibigan na sobrang yaman at sobrang aligaga in their during their career life. Napunta na din sila sa wala na silang ano na parang uupo-upo na lang, aalaga-alaga, titingin-tingin, magsistay sa loob ng bahay, ganon. So nauna ka doon sa part na yon that you're staying at home and walang masama doon. Totoo, ito na lang medyo i-refocus mo lang yung mindset mo. Wala kang problema. Wala. Diba? Tutuusin, napakaganda ng opportunity na correct. Meron ka ngayon. Yes. Diba? Uulitin lang namin, lahat ng sinabi namin kanina, ang magandang realization dito, you are so blessed. Yes. Yun talaga yun. Yes. Ano walang kulang. Walang mindset kulang. Mindset ba? Mindset. Yes, walang problema actually. Ano lang talaga, syempre, your bilang... Your wife is earning. Bilang ano, bilang tao, syempre, gusto na. Alam mo naman, diba, ano tayo eh, never ending yung gusto natin. Kapag mainit ang panahon, nagre-reklama, ano ba yan ang init? O pagka ganito namang maulan, naiinis, naiirita, ano ba yan? Baha, di ba? Sala sa init, sala sa init. Walang kalagyan. Sa true, di ba? So kapag halimbawa, ikaw noon, baka aligaga ka sa trabaho mo eh. Sanay ka lang sa aligagang world. Oo. Parang lahat tayo partner ng pandemic. Di ba? Na isang araw, bigla tayong ipinatigil sa loob ng bahay. Yung sanay ka na lagi kang rumarampa, may nunal ka sa paa, may ano ka, may gulong ka sa paa kasi lagi kang gumugulong kung saan-saan. Tapos isang araw kailangan nasa loob tayo ng bahay. Diba? Parang ganun yung situation mo ngayon. Eh. Parang nasanay ka na busy, tapos biglang nasa loob ka ng bahay. Pero hindi ba't lahat tayo nung pandemic, eventually nakapag-adjust. Tama. Ilan po ang nakagawa ng sariling negosyo? Tama. Ilan po ang natutong magluto? Ilan ang umaman? Ilan ang nagkaanak? Nadagdagan ng anak. Diba? Kasi ganun lang yan eh. Nung pandemic, it's either natuto ka mag-ube cheese pandesal, gumawa ng dalgona coffee, nagkaroon ng online business, or nadagdagan ng anak. Diba? Kasi eventually nga, nakapag-adjust. So, yung nararamdaman mo ngayon, Vin, is because it's normal during an adjustment period na hindi mo matanggap. Diba? At ang adjustment period, hindi natin sinasabi na saglit lang ha. Minsan taon na nag-a-adjust pa rin. So, habang nandiyan kasi situation na yan, just embrace that situation. Eh, yan yung situation mo ngayon eh. Tama. Diba? Again, hindi ka problematic. Ano lang, ginugulo ka lang ng isip mo. Mas may problema kami ni partner. Oh. Ganon. Mong problema kami, paano hihinto yung tubo ng tigyawat sa likod namin eh. Truth. Ganon. Diba? Op! Pero, partner, sa mga sensitive, ayan. baka sabihin naman nila, hindi natin, iniisip natin, di ba, na hindi importante ang kanilang problema. Ano yung term na ginagamit nila? Yung parang dinidisregard natin or minamaliit yung problema. Hindi. Wala. Sinabi lang namin na tumutubo yung mga... hindi kasi yung mga sensitive, gano'n yung tena nila, lumalaki yung gano'n. Sinabi ha, na yung problema nung tatay, mas konti, kumpara dun sa tumutubong pimple sa likod. Hindi po ganon. Tsaka kami naman yun, hindi kami kayo. Kami naman yun. Para sa amin, mas malaking problema ng people sa likod na hindi na tumitigil sa paglaki. Kasi hindi na namin ayaw alam. Ayaw niyang kumonte. Koreka, ayaw. Tsaka pa, ang hirap humiga. Ang hirap sumandal. Masakit, 'di ba? Charot, 'di ba? Hindi namin minamaliit yung problema mo dahil hindi naman maliit yung pinoproblema mo. Kasi sinasabi lang natin, at this point, embrace your situation. 'Di ba? At this point na yan yung perfect setup for us sa tingin namin ayon sa pagkakwento mo, 'di ba? I-embrace mo na lang yung sitwasyon. Tama. Salamat sa you, Vin, for sharing your story. Muli ako po si Nicole Ayala. At ako naman si Cambio King Chris Chuper. Na nagpapaalala, walang matatag na relasyon sa malanding determinasyon. Yun! This portion was brought to you by Aluminum Hydroxide.
Ayan, tuloy lagi tayo nag-e-explain, partner. Ang dami kasing balat si Buyas. Ang dami kasing balat si Buyas ngayon. Eh, kaya nga di ba yung sinabi ko, kwento ko parang 2 weeks ago ba yun? Yung sinabi kong, ano, yung naloka daw siya kasi hindi natin sineryoso masyado yung, ano, yung napag-date tas bagyo, yung mga ganong tsuga, dahil bilang maulan din ngayon. Talagang, ang tanging sagot ko lang talaga is, ganito na kami, 2004 pa lang, ganon. So, ano na yun, parang, di ba tinawa partner, ang automatic nung, ano, nung naging reaction natin, na parang, mas problemado kami. Kanino ba nang galing? Ako o ikaw? Kanino? Hindi ko na alam. Ako. Oh, yun. Mas problemado. Diba? Mas problem. Oo, diba? Natumutubo sa likod ko. At automatic yun na nasegundahan ko eh. Kung sino man isasegunda namin. Kasi yun yung ano namin. Parang, oh lang yan. Ako nga may pigsa eh. Diba? Sa singit. Pero kinakaya ko, di ba? Oh, dalawa pa. Hirap na. Oo, kaliwat kanan. Kahit saan ako umupo, mahirap, di ba? Yung mga ganun. Pero for others kasi sometimes they feel like it's ano parang merong isang term eh, yung disregard the problem. In undermine, parang hindi undermine yung problem. Hindi po ganun. Wala, mindset. Walang ganun. Mindset ba saan mindset? Wala nang aaway sa inyo. Wala. Wala nang aaway. Napakaswerte mo. Ano ang pangalan ulit niyan? Nakalimutan natin. Ha? Ano pangalan niya ulit? Si Mike. Vin. Si Vin. Yan, si Vin. Napakaswerte mo, Vin. Ah, siguro, ano ba pwedeng? Para, ako, ito yung struggle. For example, nung may mga times partner na, kunyari, kailangan kong ano eh, kailangan kong mag-aral, kailangan kong magbasa. Hindi ko siya magagawa sa loob ng bahay. Mm-hmm. Kasi maingay ang mga kids. Oo. So, kailangan kong pumunta ng coffee shop para kasi yun naman talaga, yun yung ano, yun yung marami dito sa Pilipinas na ganun yung ginagawa. Tambayan ng ang coffee shop, may mga baong libro doon nagbabasa. And ginawa ko yun many times. So, laging struggle sa akin yun na parang, teka. Eh, pero wait lang, partner. No, oo nga pala, yung question ko pala dyan, hindi ka ba nadidistract sa mga dumadaan? Hindi pag nasa naman coffee shop ka? Kasi kung ako yun, ay, paano siya naging jowa ni ate? Ay, ang tagal-tagal niya na yung isang kape, hindi niya maubos. Sabay kami pumasok yung kape niya. Ganun. Depende kung saan. Ah, okay. May coffee shop talaga na pagpasok mo lahat nagbabasa. Ah, ang galing nga eh. Okay, napupuntahan mo, tambayan lang talaga ng mga sa bagay, sa bagay. Eh, sabagay, hindi ako mag-e-effort na maghanap ng coffee shop na yung mga tao nagbabasa. Oo, magulat nga. Okay, dati nung una, hindi ko rin sila naiintindihan. Mm-mm. Pero palakasan ng libro. Mm-mm. Meaning, pang naglabas ng libro tatlo, yung isa tatlo agad. Pang matalipatalinuhan. Low books agad. Low book, ganun. Naglulo ako, ganyan. Oo, ganyan. Tapos yung katabi mo, ano din siya, may mga ganito. Ano lang yung kanya, alamat ng saging. May mailabas ang libro. Oh, anyway, balik tayo. balik tayo sa ano kwento mo. So, many times you have to get out of the house kasi the only way for you para makapag-aral ay pagpumunta sa coffee shop. Na-realize ko, sabi ko, ang dami ko pala nasasayang na oras na hindi kasama yung mga anak ko. Mm-hmm. Give up ko talaga yung pagbabasa, hindi ako nagbasa. Mm-hmm. So, ang naging diskarte ko doon, nanamnamin ko yung oras na kasama yung kids kasi yun yung ayaw kong masacrifice. Mm-hmm. Na parang, time with them. Kasi magstay ka sa coffee shop, syempre yung travel time, tapos correct, yung 5 hours ka palang nawala sa madaling mm-hmm salita. Eh yung 5 hours na yun, mahalaga yun eh. Tama. Pag-uwi mo ng bahay, tulog na sila. Mm-hmm. So sayang yung moment na parang hindi pwedeng ganito yung setup. So give up ko yung ano, yung pagbabasa, give up ko yung pagtambay sa coffee shop kasi feeling ko diabetic na rin ako. Nakakailang coffee. Hindi na gumagaling yung mga sugat mo. Parang ganoon. Tapos parang laging parang may so, ano, napapalpitate parang may, ka na kape ka ng kape, di ba? Parang may mali din. Mm-hmm. Sabi ko mali, dapat i-prioritize ko yung bata. Prioritize ko yung attention ko, yung time ko with my kids. Mm-hmm. So ganun yung ginawa ko and uulitin ko, yun yung time na hindi ko pinagsisihan. Yes. Sabi ko napakaswerte ko kasama time ko. Time with the kids is never time that's wasted. Yes. Mm-hmm. So damdamin mo lang na parang blessed pala ako nakasama ko yung mga kids. Ngayon syempre hindi mo naman totally pwedeng i-give up yung pag-aaral. Ang ginawa ko, syempre, I spend time with kids, play with them. Mm-mm. Ngayon, nung patutulugin mo nila, that's the time na magbabasa ka. May ganun naman palang
pwedeng setup na hindi mo naman kailangan laging pumunta ng coffee shop, gagastos ka at makikisabay ka doon sa mga taong nagbabasa rin, masabi lang din na, uy, nag-aaral ako. Kasi pwede naman pala sa bahay, patutulugin mo nga lang yung mga kids. Ganon. So, may mga arrangement na pwede kang gawin, pero kung wala na talaga, yan yung setup mo ngayon, wala ka ng choice, feeling mo walang choice. So, diba? Tama yun. Embrace that current setup. Correct. Kasi never mo pagsisisihan na lagi mong kasama ang mga anak mo. Bilis nila talaga lumaki, promise. Totoo yun. Hindi yan wasted time. Never wasted time ang time with the kids. Yes. Laging blessing yan. Mm-mm. Yung tipong kumakain kayo ng sabay, kunyari, tara, kain tayo sa paborito mong fast food. Nakakain mo na. Ayan, kasabay ko yung mga anak ko. Mm-hmm. Diba? Na parang ang dami nilang kinikwento. Daddy, this is my favorite. I like the spaghetti. I want more chicken. Blah, blah, blah. At na-enjoy mo yun. Yung tipong kahapon nga lang eh. Parang, tara, nag-iaya sila. Daddy, can we swim? Blah, blah, blah. Mm-hmm. Sure, there's like baha outside. Oh, yeah. Why not? kaya pala nag-aaya kasi may baha sa labas. Malakas yung loob eh. Nakita nila madaming danaw sa, pero, daan. Totoo. Sabi nila, pataas na yung tubig baha sa baba ng bahay natin. Tara na, let's prepare. Yung makita mo yung excitement nila na nagpe-prepare sila ng mga gamit nila, yung mga toys na wala namang sand dun sa swimming pool, mm-mm, pero nilabas sila yung mga tools na panggawa ng sandcastle. Oo, correct. Meron pang tennis ball na nilabas. Sabi ko, para saan lahat ito? Siyempre, ayaw mo pakialaman kasi excited sila dun eh. Mm-hmm. Yung mindset nila na we can play at the pool. Yes, diba? Ganon. Pagpasok namin ng kotse, may dala silang plastic bag na puno-puno ng toys. Diba? Meron mga disposable spoon and fork. Pareka. Mga props yan. Mga ilulublub nila yan. Pinicturean ko nga yun. Natatawa ko. Sabi ko, ang galing naman. Mm-hmm. And sabi ko, hindi yun bagay na pinagsisisihan. Tama. Paglabas na, pagsakay ng sasakyan, ang dami, ang cute. Dinisplay nila yan. Sabi niya, mga sirang tinidor. Oo, kasama yan. Hindi mo pwedeng iwan yung sirang tinidor. Kasama talaga yan sa marami pa sa yan swimming. Sa oo. Marami pa yan sa likod ng sasakyan. Ito lang yung nagsaset-up na sila, ina-arrange sila. Tapos nagsasalita sila, nagkikwento sila sa sarili. Oo, nag-ano na sila. Kasi may imagination sila. Storytelling a lie. Ganun. And nakakatuwa yung ganyang klase na experience. Minsan nag-i-emo ka na lang. Ay, galing naman itong mga batang to. Cute. Ano yan? Ice cream scooper ba yan? Hindi ko alam sa kanila. Ah, hindi. Laruan yan ng pang scoop ng mga eklavu. Pero winner pa rin talaga yung sirang tinidor. Kasama yan. Hindi pwede maiwan yan. May straw ng milk tea. Yun nga eh, sasabihin mo sa sarili mo, napakaswerte ko kasi nawi-witness ko siya ngayon. Mm-mm. Kasi pwede namang hindi. Kasi tama. Busy ka sa trabaho. Totoo. At diba? Hindi rin naman na ikaw ay mag-feel bad. On the other hand, mm-hmm, you don't feel bad naman kung ikaw naman yung nasa sitwasyon ng asawa ni Vin. Mm-hmm. Diba? Na ikaw yung nag-work at hindi mo nakakasama yung kids. Kasi iba din naman yung ambag mo. Mm-hmm. Diba? Alam mo, dapat i-podcast na natin to. Kasi sa US based sila, diba? Mm-hmm. So sa podcast napapakinggan itong ating napapanood ngayon na usapan. Oh. Pero yun, again, babalik ako dun sa eksena nung asawa naman ni Vin. So kung nakatutok ka rin ngayon sa podcast, 'di ba? Don't feel bad.